Hello po sa ating lahat. Tapon lang, ninawian ng buhay ang aming pinakamamahal na si Yuki. Ang tanging anak ko lang namatay dahil sa Parvo virus. Hindi ko matanggap ang pagkawala niya. Hanggang ngayon, hindi ko pa talaga kaya dahil nasanay na ako na nandito siya kasama ko. Ang sakit isipin na yung pinakamamahal mo ay isa sa mga hindi makaka-survive. Hindi joke ang parvovirus. Akala ko hindi mararanasan ng mga aso dito dahil presko naman ang hangin dito. Tsaka, nasa isla kami. Pero, unang-una, active pa siya eh. Active siya eh. Kasi mahilig siyang tumahol. Mahilig makipaglaro. Actually, nung August 9, bago pa lang siya nag 3 months, hindi ko talaga inakala na aabot sa puntong itong mawawala ang tanging pinakamamahal mo. Sobrang sakit lang talaga na wala yung baby ko. Tapos ang sakit-sakit na galing trabaho, wala nang nag-aantay sa'yo, wala nang kumikimbot yung pet dahil masaya na nanginan ka na. Hindi ko kasi alam na yung mga symptoms na naramdaman niya, isa na pala yun sa parvo. Kasi picky eater yung anak ko eh. Picky eater siya eh. Tapos pinapakain lang namin. Unang-una kasi sa mga sinyalis yung pagsusuka na laway lang tapos may bubbles. Yung ganun na laway na sinusuka nila yung pagkain. Tapos pag tumatae sila, pagbasa na yun talaga eh. Nagkakalagnat. Tapos, yung mga sumunod na araw, yung poop niya, mabaho na, malangsa na, tapos sinusukan niya pa rin yung pagkain niya. Ang sakit-sakit talagang isipin na mawawalan tayo ng mahal sa buhay.
Alam ko, lumaban siya. Lumaban talaga siya. Kasi ang bitter lang ng life. Ang tipong wala kang magawa. Kahit na ginawa mo na ang lahat, wala ka nang magawa kung oras talaga. Wednesday, August 13, August 12, dinala namin siya sa vet. Tapos, doon na-admit na siya. Pero, bago yun, panay ang suka niya. Sobrang saya ko lang nung tumating kami sa vet dahil nung nabigyan na siya ng dextrose, bumukha na yung bibig niya at saka naglilik na siya. Yung mata niya masigla na. Hindi ganun kasigla, pero mas better kaysa nung una. Naging happy ako nun kasi nga may progress. Sunod na araw, 13, malayo kasi yung vet, tsaka wala akong masakyan. Pero nung pumunta yung kasama ko sa trabaho, sumabay ako. Talagang pinuntahan namin talaga si Yuki kahit wala akong pakialam kasi anong mangyari. Kahit umuulan, pumunta talaga kami. Tapos dinala ko yung mga gamit niya, yung laruan niya, yung mosquito net niya, kasi gusto niya talaga yung mosquito net. Tapos dinala ko yung tuwalya niya, isisilbing kumot niya. Ang sakit-sakit talaga na nahihirapan yung mahal mo, yung palagingging mo. Kasi daw sabi ng doktor, yung parvo virus, pag tag-ulan na, talagang at risk yung mga aso. Based din sa research ko, 1978 pa nagsimula ang parvovirus. Tapos, nasa mga aso lang talaga siya. Sa mga aso, target niya talaga yung mga aso. May in-order akong supplement na makakatulong sana. Kaso nga dahil sa pandemya, late talaga dumadating ng mga orders namin dito. Kasi nga, dahil din isla ito, layo sa syudad. Sumuka siya eh. Kasi nung sinabi ng chat kami ng doktor, sabi niya,
Ma'am, chine-check ko kasi yung status ng baby ko. Sabi ng doktor, nagsusuka pa din daw. Kasi nga, hindi ako mapakali. Kahit nung unang araw na na-admit siya, empty na empty kasi ako talaga eh. Empty na empty. Hindi pong pag-uwi mo sa bahay. Walang tatakol. Walang magiging masaya na nandito ka na. Kaya kayo, may mga alaga kayo, may mga anak din kayong aso, huwag niyong pakawalan. Ilagay niyo lang sa bahay niyo, sa looban. Mga simptomas ng parvo. Pag hindi na siya kumakain, ayaw niya kumain, nagsusuka siya, yung nagtatae siya, tapos yung tae niya, yung poop niya, basa, o di kaya malansa. Isa na yan sa mga symptoms eh. Pag hindi pa siya kumakain o pag ayaw niyang kumain, dapat talaga dalhin niyo na sa doktor para ma-check na siya. Kasi nga, isa sa mga factor na madaling magkaroon ng parvovirus ang isang aso ay yung hindi siya complete sa vaccine. Kasi nga yung mga baby namin, mga puppy namin, hindi pa nababakunahan dahil walang stock. Kasi malayo nga kami sa syudad, walang stock. Tapos, huwag nyo talaga silang ilabas. Ilagay nyo lang sila sa mga cage. Kahit na umiyak. Kahit makaawa. Huwag nyo na lang talaga pagbigyan na makalabas sa halwa nila. Kahapon lang chinek ko yung status niya sa doktor. Sabi ng doktor, nag-poop daw. Tapos may blood yung poop niya. Pero maliit na yung blood kaysa nung una. Sabi ko, magiging okay ba si Yuki? Sabi niya, huwag mag-alala mo, magiging okay to si Yuki. Dahil palaban naman siya. Gusto niya talagang maging okay. Siguro. Para sa akin, para sa amin. Dahil misa-miss mo nila din siya. Misa-miss na namin siya. Makikita mo talaga sa mga mata niya na in pain siya. Gusto niya umuwi. Hirap lang kasi na nasanay kang may kasama ka. Tapos yun mo. Malayo pa talaga ako sa pamilya ko. Hirap kasi hindi mo kinakala na
nagbigay sa'yo ng saya, mawawala yung gumamot ng depression, mawawala. Hirap mo talagang tanggapin. Namimiss ko na yung pagtahol niya. Namimiss ko yung ginigising ka sa umaga. Namiss ko yung nagagalit siya pag iniiwan siya. Nakakamiss lang talaga. Ang sakit-sakit lang sa loob. Sakit-sakit sa damdamin. Kung wala, o hindi pa kumpleto yung vaccine ng papi nyo, huwag mo silang ilabas. Dapat kumpleto sila ng mga vitamins. Ganun. Ang shih tzu kasi napakaselan na isang aso. Maselan ang aso ng shih tzu. At yun ang pagkakamali ko dahil minsan nabibigyan naman siya ng ng chance na makalabas. Tapos lalong-lalo na sa isla, hindi ka agad dumadating yung mga gamot, lalong-lalo na kung malayo ka tingahan. Sobrang pait. Yuki, kung nasaan ka naman ngayon, salamat sa saya na binigay mo sa akin. Sa ligaya, sa paggamot ng depression ko. Namimiss na kita. Sobrang miss na miss kita. Be, miss na miss na kita, be. Kung ibabalik ko lang yung buhay mo, ibabalik ko agad. Salamat sa lahat. Salamat sa pagmamahal. Tumakbo ka ng malaya, be. Nasaan ka naman ngayon? Tumakbo ka ng malaya. Mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal ka ng mama mo, ng mahamiliksi mo, mamichuna mo, kaming lahat. Mahal na mahal ka namin, be. Salamat. Mahal na mahal ka namin ng papa mo.
masaya ako dahil sa pag share ko nito sa inyo, babawas-bawasan yung lungkot, hinalakit babawas-bawasan na sana maligaya ka kung nasan ka na, Yuki. At sana rin maliit sa natulog ko na nagdarama ko. Sobrang distorted ako, bebe. Hindi ako makakatulog ng maayos. Sobrang empty ko. Mahal na mahal kita, babe. Mahal kita. Pasensya na ako. Pasensya na ako. Pasensya na kung dumating sa punto na nawala ka. Salamat. Salamat sa mga tumulong sa akin, sa mga sumuporta. Salamat sa mga taong nabubuti ng puso na kahit hindi ako taga rito, still tinulungan niyo ako. Salamat sa mga kaibigan ko din, nakatrabaho ko. Salamat sa suporta niyo sa akin at sa baby ko. Sa papa niya, salamat din pa kahit na malayo ka.